Sa mundong ating ginagalawan ay maraming bagay na mahirap paniwalaan hanggat hindi nakikita ng ating mga mata. Gaano nga ba katotoo ang tungkol sa mga antingero at aswang? Pero paano kung ang hindi mo pinaniniwalaan ay bigla mo na lamang makainkwentro? Atin pong tunghayan ang kwento ni Arthur Santos, ang estudyanteng antingero na talaga namang kabibiliban nating lahat. Magandang araw po, Karine, at sa inyong mga tagapakinig. Matagal na rin mula nang mag-umpisa akong mag-subscribe at makinig sa mga kwento nyo dito sa inyong channel. Kaya naman, napag-isipan kong magbahagi na rin ako ng aking kwento't karanasan tungkol sa mga aswang. Itago nyo na labang ako sa pangalang Arthur. Ngayon po ay nasa kuleyo na ako sa kursong engineering at graduating na po ako sa susunod na pasukan. Noong bata pa labang ako, ay namulat na talaga ako sa kahirapan, Karine. Ang bahay namin ay yari lamang sa tagpi-tagping sako at pinitpit na kawayan, at ang aming bubong ay gawa lamang sa kugon at talahib. Nakadalasan ay nililipad pa kapag sasapit ang napakalakas na bagyo, para kaming mga basang sisiw sa loob ng sarili naming tahanan. Napapapikit na lamang ako at hinihiling sa Diyos na sana balang araw ay guminhawa rin ang aming buhay. Ang ilaw po namin ay gasera o di kaya ay kandila lamang. Apat kaming magkakapatid at ako ang panganay. Kaya naman ako ang naasahan sa bahay maging sa iba't iba pang mga gawain. Maliit pa ang mga kapatid ko at sanggol pa ang bunso kong kapatid. Nagtatanim kami ng kamoting baging, kamoting kahoy, papaya at saging sa bundok at iba't ibang mga gulay na amin pong ibinibenta sa palengke upang maibili kami ng gatas ng kapatid ko at ng bigas. Tumutulong din ako kay nanay tuwing naglalabas siya sa ilog. Sa murang edad ay marami na akong alam na gawin. Minsan ay naiinggit ako sa mga kaedad ko na nakakapaglaro. Pero ako, mas kailangan kong magtrabaho. Minsan ay sumasideline si tatay sa pagkokonstruksyon. Kaya naman, sumasama rin ako sa kanya. Minsan, namumulot ako ng mga basura na pwedeng ibenta upang maging pera. Madalas ay kamoting kahoy at saging na saba ang nasa hapagkainan. Pero masaya kaming magkakapatid dahil maswerte na makakain kami ng tatlong beses sa loob ng isang araw. Pahinto-hinto rin ako sa pag-aaral. Kaya sa edad na 10 taon ay grade 2 pa lamang ako. Walang maayos na kasuotan pang eskwelahan at pudpud o di kaya ay butas ang aking tsinelas. Hindi alintana sa akin ang layo ng eskwelahan sa bahay namin. Makapasok lamang ako sa paaralan at magsusumikap na makapag-aral upang balang araw ay makaahon mula sa kahirapan. Madalas akong magtungo sa simbahan at laging tinatanong ang Diyos, bakit ba ang buhay namin ay mahirap? Samantalang ang ibang tao ay naguumapaw ang kayamanan na halos hindi na nila alam kung saan ito gagamitin at dadalhin. Samantalang kami ay kailangan muna naming magbanat ng buto, dugot pawis ang puhunan upang makakain lamang at may mailaman sa sikmurang kumakalam dahil sa labis na gutom. Pero kahit ganoon ang pamumuhay na ipinagkaloob niya sa amin,
ay masasabi kong maswerte pa rin kami dahil magkakasama kami at masaya sa kaunting biyayang natatanggap. Nagpatuloy pa rin ako sa pag-aaral kahit napakahirap ng buhay. Madalas pumapasok na walang salapi. Tanging nilagang kamote o saging lamang ang aking baon. Maswerte na kung makapagbaon ng kanin at masarap na ulam. Pero hindi yun naging hadlang upang hindi ako magpatuloy. Oh, Arthur! Late ka na naman! Tanong sa akin ng guro namin at bumaba ang tingin niya sa aking mga paa na puno ng alikabok. Ma'am, sorry po. Naglakad lang po kasi ako eh. Tugon ko kay Ma'am Presi at bahagyang napayuko. Nakatingin naman sa akin ang lahat ng kaklasiko at ang iba ay natatawa pa. Mamaya, pagkatapos ng klase natin, ay may pag-uusapan tayo, ha, Arthur? Seryosong sabi sa akin ni Ma'am Presi. Sige po, ma'am. Magalang kong tugon sa kanya at tinungo ko na ang aking upuan. Ako ang pinakamatanda sa mga kaklasiko dahil ang edad ko ay pang grade 5 na. Pero dahil nga pahinto-hinto ako, ay naiwan ako sa grade 2. Pagkatapos nga ng klase namin, ay sinenyasan ako ni Ma'am Presi na sumunod sa kanya palabas ng silid-aralan. Pagkalagpas namin sa isa pang silid-aralan, ay huminto na siya at hinarap ako. Arthur, baka gusto mong sa akin muna pansamantalang tumira hangkat may pasok. Pero huwag kang mag-alala dahil pwede ka namang umuwi sa inyo tuwing Sabado at Linggo. Nais lamang kitang tulungan dahil alam kong napakalayo ng nilalakad mo para makapasok lang ng eskwelahan. Pero dapat kausapin mo rin muna ang mga magulang mo kung papayag ba sila. Tuwang-tuwa naman ako, Karine, sa sinabing yon ng aking guro sapagkat titira ako sa maganda at maayos na bahay at isa pa ay mas malapit yon sa eskwelahan. Naku, sigurado po kung papayag sila, ma'am, at gusto ko rin pong tumira sa inyo. Pangako po, hindi po ako magiging pabigat. Tutulong po ako sa mga gawaing bahay. Kayang-kaya ko po yun lahat. Masayang sambit ko nga kay Ma'am Presi at ngumiti naman ito sa akin at hinawakan ang balikat ko. At sinabi niyang hindi ko naman kailangang gawin ng mga bagay na yon sapagkat ang nais lamang daw niya ay ang matulungan ako hanggang sa bakasyon. Malaking tulong ang inaalok sa akin ni Ma'am na pagtira sa kanilang bahay dahil hindi ko nakakailanganing maglakad ng sobrang layo at hindi na ako tatawid pa ng ilog na kapag malalim ay hindi kami makatawid. Paulit-ulit akong nagpasalamat sa kanya kahit hindi pa man ako nag-uumpisang tumira sa kanila. Sigurado rin naman akong papayag sila nanay at tatay dahil malaking tulong yun sa pag-aaral ko. Pag-uwi ko nga ng bahay, ay kaagad kong ibinalita sa kanila ang balak na pagpapatira sa akin ni Mang Fresi sa kanilang bahay. Natuwa naman sila nanay at tatay sa sinabi kong yun at kagaya nga ng inaasahan ko ay pumayag silang doon ako tumira. Tumulong pa sa akin si nanay sa paglalagay ng mga gamit ko sa bag at ang iba naman ay nakalagay sa fishnet. Labis ang aking pag-asam na sumapit ang umaga upang makapasok na at masabi sa aking guro na pinayagan ako ng aking mga magulang. Kinaumagahan nga ay tinungo ko si nanay sa kalan. Naglalaga na siya ng saging na almusalin namin. Nagulat pa siya nang yakapin ko siya mula sa kanyang likuran.
Oh, anak, bakit atoy? Tanong sa akin ni nanay at humarap ito sa akin. Wala lang po, nay. Mamimiss po kasi kita eh. Ano ko ba, anak? Para ilang araw ka lang naman titira ron. Pag Sabado at Linggo naman, uuwi ka rin dito. Pero kahit hindi ka naman umuwi palagi, para makatulong ka rin sa guru mo. Mag-iingat ka ron, anak, ha? At magpapakabait ka. Bilin nga sa akin ni nanay na kaagad ko namang tinanguan bilang pagtugon. Pagkatapos kong mag-almusal, ay nag-umpisa na akong maglakad bit-bit ang aking mga damit. Muli na naman akong nahuli sa klase, pero ayos lang naman yun kay ma'am at ngumiti siya sa akin nang makitang may dala na akong mga gamit. Pag-upo ko sa aking silya, ay kinalabit ako ng aking kaklase at tinanong kung bakit may mga dala akong damit. Sinabi ko naman sa kanya na titira ako kay ma'am tuwing may pasok. Maya-maya lamang ay pinatayo kami isa-isa ni Ma'am Fresi at pinapunta sa harapan upang sabihin sa aming mga kaklase kung ano ang aming mga pangarap. Ang tataas nga ng mga pangarap ng mga kaklase ko, may nagsabing gusto nilang maging sundalo. May nagsabi rin na gustong maging pulis, piloto, abogado, doktor at guro. Pero ako nag-iisip pa kung ano ba ang pangarap ko. Dahil ang pangarap ko lamang ay guminhawa ang buhay namin. Pero hindi ko alam kung ano ba ang pangarap ko paglaki. Hanggang sa ako na nga ang tinawag. Nagtungo ako sa harapan na hindi ko alam kung ano ba ang aking isasagot. Sandali akong naging tahimik at nakayuko lamang at pinag-iisipan kung ano nga bang gusto kong maging balang araw. Simple lang ang pangarap ko. Gusto kong patulungan ng mga magulang ko ang may ahon sa kahirapan at makakain ng masasarap na pagkain. Pagkain na hindi pa namin natitikman. Alam kong ang iba sa inyo ay matatayog ang pangarap at kailangan nyo mag-aral upang makamit ang pangarap na yan. Pero kagaya nga ng sinabi ko kanina, simple lang naman ang pangarap ko. Siguro, gusto ko na lang maging kapitan ng ating barangay. Balang araw, gusto kong matulungan ang ating mga kabarangay. Tutulong ako sa mga nangangailangan ng tulong at hindi ko kukuhanin ang mga hindi naman dapat sa akin. Nanginginig kong saad mula sa harapan. Hindi ko alam kung tama ba ang mga sinasabi ko sa mga oras na yon, Karine. Pero yun lamang ang pumasok sa isipan ko. Unang pumalakpak si Ma'am Fresi na sinundan ng palakpakan ng mga kaklase ko. Napakasarap palang mapalakpakan ka. Pakiramdam ko ay nanalo ako sa isang patimpalak. Bahagya akong yumuko sa aking guro bilang paggalang sa kanya bago ako bumalik sa aking upuan. Pag-uwi nga ng tanghali ay isinama na ako ni ma'am sa kanilang bahay. Kasama namin ang anak niyang babae na grade 3 na. Nilakad lang din namin ang bahay nila dahil malapit lang naman yun mula sa eskwelahan. Pagdating namin sa bahay nila ay kaagad siyang nagsaing at nagluto na may ulam namin para sa pananghalian. Sa wakas ay makakakain na naman ako ulit ng kanin at masarap na ulam. Tumulong naman kami sa paglalagay ng mga plato at kubyertos sa lamesa. Mabait din sa akin ang anak ni Ma'am Fresi. Pagkakain nga namin ay ako na ang nagpresintang maghugas ng mga pinagkainan. Pumayag naman si Ma'am
at sinabing, "Dalian ko dahil babalik na kami sa eskwelahan." Naging maayos nga ang buhay ko sa pagtira ko sa bahay nila Ma'am Fresi. At doon ko nalaman na single mother pala siya at mag-isang binubuhay ang anak niya. Pero kahit mag-isa niyang itinataguyod ang kanyang anak, ay nagawa pa rin niyang tumulong sa akin na labis kong ipinagpapasalamat sa kanya. Binilhan din niya ako ng bagong tsinelas at binilhan ng bagong uniforme. May sarili rin akong kwarto. Parang anak din ang turing sa akin ni Ma'am Fresi. Kung ano ang mayroon sa kanyang anak ay hindi pwedeng wala ako. Pantay ang pagtingin niya sa amin. Kahit estudyante lang naman niya ako. Bilang pasasalamat ko nga sa kabutihan niya sa akin, maaga akong gumigising upang magsaing at makapaglinis ng bahay hanggang labas. Paggising niya, siya na lamang ang magluluto ng ulam at aasikasuhin ang kanyang anak at ang kanyang sarili. Madalas ay hindi na ako umuuwi sa amin upang makatulong kay Ma'am sa bahay. Pero kapag umuuwi ako, ay binibigyan niya ako ng pera at pinapauwian ng pasalubong para sa mga kapatid ko. Napakabuti ng aking guro. Kaya naman, nangako ako sa aking sarili na balang araw ay susuklian ko ang kabutihan niya sa akin. Atoy, uuwi ka ba sa inyo bukas? Tanong sa akin ni Ma'am habang nagliligpit kami ng aming pinagkainan. Opo sana Ma'am, pero kung may papagawa ka po sa akin, sa susunod na lang pong Sabado ko uuwi. Wala naman ako ipapagawa sa iyo, Atoy. Alam mo, nakaka-proud ka. Sa muro mong edad ay napakarami mo nang alam na gawin. Napakaswerte ng mga magulang mo sa iyo. Tsaka tandaan mo, kahit na hindi kita estudyante sa susunod, ay pwede ka pa rin tumira dito. Welcome na welcome ka sa bahay namin, Arthur. Natuwa naman ako ng sobra sa sinabi ni Ma'am sa akin, kaya naman napayakap ako sa kanya na mahigpit. Maraming maraming salamat po Ma'am. Ang laki po ng utang na loob ko sa iyo. Si Ma'am Fresi nga rin ang nagbibigay sa akin ng baon ko at maging sa iba pang mga gastusin ko sa eskwelahan. Hindi ko lang siya basta guro, pangalawang magulang ko na rin siya. Nanatili nga ako sa poder ni Ma'am Fresi kahit hindi na niya ako estudyante. Talagang tinulungan na niya ako hanggang sa makagraduate ako ng grade 6. Pero dahil walang sapat na pera sila nanay para makapag-aral ako ng high school, ay nagdesisyon na lamang akong tumigil sa pag-aaral. Ngunit nang malaman yon ni Ma'am Fresi, ay hindi siya pumayag na huminto ako. Sayang daw ang panahon at inako na naman niya ang responsibilidad. Siya ang nagpaaral sa akin. Dalawa kaming high school ng anak niyang si Maureen. First year high school ako at siya naman ay second year high school na. Pero dahil mas matanda ako sa kanya, ay Kuya Atoy ang tawag niya sa akin. Lagi kaming sabay kung pumasok at ganun din pag-uwi. Mga bata pa lamang kami ay magkasama na kami sa iisang bubong. Kaya naman, kilalang kilala na namin ang isa't isa at para na talaga kaming tunay na magkapatid. Pero sadyang mapagbiro ang tadhana. May kakaiba na kasi akong nararamdaman kay Maureen. Hindi bilang kapatid ang tingin ko sa kanya dahil higit na roon ang nararamdaman ko para sa kanya. Alam ko sa sarili ko na may namumuuna akong pagtingin sa kanya. Maganda siya at matangkad siya, Karine. Marami talagang nagkakagusto sa kanya kahit noong nasa elementarya pa lamang kami. Lalo na ngayong high school na kami. Pero kahit may gusto ako sa kanya,
Alam kong hindi ko yung pwedeng aminin. Sigurado kasi ako na hindi niya ako magugustuhan at mas lalong hindi magugustuhan ni Ma'am Fresi at baka palayasin pa niya ako. Kaya naman, kahit araw-araw akong nahihirapang itago kay Mauri ng totoo, ay tinitiis ko yun. Isa pa ay mga bata pa kami. Hanggang isang araw, habang pauwi kami, ay napansin kong umiiyak siya. Kaya naman, kaagad ko siyang tinanong kung ano ang dahilan ng pag-iyak niya. Ngunit, sinabi lamang niya sa akin na huwag ko siyang pansinin at ayos lang daw siya. Pero hindi ako kumbinsido sa itinugon sa akin ni Maureen. Alam kong may mali. Alam kong may problema. Dahil hindi naman siya iiyak kung wala talagang problema. Hinayaan ko na lamang siyang umiyak ng umiyak hanggang sa makauwi kami sa bahay niya at hinintay kong kumaan ang nararamdaman niya at muli ko siyang tinanong. Ang sabi niya sa akin ay nakita raw niya ang papa niya kasama ang bago nitong pamilya. Mas lalo akong naawa sa kanya at muli nga siyang umiyak. Gusto ko sana siyang yakapin ng mga oras na yon, pero mas pinili kong wag na lang. Buti pa sila, buo at masaya. Iniwan niya kami ni Mama para sa bago niyang pamilya. Hindi man lang niya inisip ang nararamdaman namin ni Mama nung pinili niya ang kabit niya. Hindi madali ang lumaki na walang ama sa tabi mo. Napakahirap doon, Kuya Atoy. Napaka-selfish ng papa ko. Sana talaga hindi na lang siya naging papa ko. Baka mas masaya sana kami ngayon ni Mama. At muli nga siyang umiyak ng umiyak hanggang sa inubo na siya ng inubo at tila naninikip na ang kanyang dibdib. Masyado akong nag-aalala sa kanya, kaya naman niyakap ko na siya habang hinahagod ko ang likod niya. Paulit-ulit ko rin sinasabing tumahan na siya at baka lalo pa siyang mahirapang huminga. Pero dahil talagang nasasaktan siya, ay hindi niya mapigilang hindi umiyak. Nandito lang ako para sa iyo. Hindi ko kayo iiwan ni Ma'am Fresi. Iniwan man kayo ng daddy mo. Pero ako, hindi ko kayo iiwan. Mananatili ako sa tabi niyo. Saad ko sa kanya habang nanatili kaming magkayakap. Sabi mo lang yan, pero kapag nag-asawa ka na o nagkaroon ng sariling pamilya, iiwan mo rin kami ni Mama. Tsaka, hindi naman talaga kami ang tunay mong pamilya eh. Kaya alis ka rin at mangiiwan. Tugon niya sa akin. Saka siya kumalas mula sa pagkakayakap ko. May punto nga naman siya sa kanyang sinabi. Bakit nga ba ako nangako na wala namang kasiguruduhan? Maaaring hindi ko nga siya iwan kapag kami ang nagkatuluyan. Ngunit malabo naman kasing mangyari ang bagay na yun. Kaagad nga niyang inayos ang kanyang sarili nang marinig namin ang pagbukas ng gate. Alam kasi naming si Ma'am Fresi na yun. Tumakbo siya sa kwarto upang hindi makita ang namumugto niyang mga mata dahil sa pag-iyak. Kaya naman, ako ang sumalubong kay Ma'am at sakto namang may mga bitbit siya. Kaagad ko siyang tinulungan at dinala ang mga yon sa lamesa. Tinanong niya rin sa akin si Maureen at ang sabi ko na lamang ay nakatulog ito. Baka kasi ipatawag niya sa akin at makita pa niyang namumugto ang mga mata nito. Habang nasa kwarto ako at akma na sanang hihiga nang marinig ko ang mahinang pagkatok sa pinto. Alam kong si Maureen yun dahil ganon siya kapag kumakatok sa pinto. Hindi siya nagsasalita. Kagad akong tumayo mula sa pagkakaupo at pinagbuksan ko siya ng pinto.
Bumungad sa akin ang nakangiti niyang mga labi habang may hawak siyang tsokolate. Iniaabot niya sa akin yun, kaya naman kaagad kong tinanggap at nagpasalamat sa kanya. Akong dapat na magpasalamat sa iyo, kuya. Kasi kahit papaano, gumaan yung pakiramdam ko. Kasi dinamayan mo ako eh. Sambit niya sa akin, saka siya pumasok sa loob ng kwarto ko. Ayoko sanang papasukin siya at baka makita kami ni Ma'am Fresi. Ngunit nakahiyaan ko namang pigilan siya. Naupo siya sa gilid ng kama at tumitig sa mga mata ko. Kuya, naniniwala ka ba sa mga aswang? Tanong niya sa akin na kaagad namang ikinakunot ng aking noo. Nakakapagtaka naman na bigla siyang nagtanong sa akin kung naniniwala ba ako sa aswang. Uy, bakit po naman natanong? Ewan ko kung totoo talaga sila. May nagsasabi na totoo sila kasi inatake na raw sila ng mga aswang. Lalo yung mga buntis naming mga kapitbahay. Pero hanggat hindi ako nakakita o hindi nakikita ng dalawang mga mata ko, hindi ako maniniwala sa kanila. Si Mama magpapatunay na totoo sila. Alam mo bang taga Bicol si Mama? Marami daw doong aswang, yung tinatawag na awok. Awok? Ano naman ang awok? Ang awok daw ay isang uri ng aswang na may kakayahang maging malaking itim na baboy o baboy ramo. Kaya nilang mamuhay bilang ordinaryong tao sa kadahilan ng maaari silang kumain ng pagkain ng tao, gaya ng prutas, gulay, isda. Ngunit bilang aswang, ang laman ng tao ay may kakaibang sarap at halina para sa kanila. At sila raw ay malakas at mabilis. Nakakatakot, diba? Pero totoo sila, kuya. Ay nako, gaya nga nasabi ko, hindi ako maniniwala sa kanila hanggat hindi ako mismo ang nakakakita. Bahala ka, kuya, kung hindi ka maniniwala. May iba't ibang uri rin ng mga aswang. May mas malakas at mayroon ding mahina. Sinabi rin sa akin ni Mama na mayroong aswang na may kakayahang gawing aswang ang isang ordinaryong tao. Napalunok na lamang ako sa mga ikinukwento niya sa akin. Mga kwento na mahirap paniwalaan. Hanggang sa magbakasyon nga kami. Kinailangan ko munang umalis kina Ma'am Fresi dahil pumunta roon si nanay at ang sabi niya ay nangangailangan daw ng tauhan sa karinderya ang tito ko na taga-Albay. At maganda raw ang pasahod. Sakto rin yon para may pera ako sa susunod na pasukan. Kaya naman, nagpaalam ako kila Ma'am at Maureen at kaagad din kaming lumuwas ni nanay patungong Albay. Ihahatid niya ako upang hindi ako maligaw, papunta sa karinderya ng aking tiyuhin. Nang makarating kami at makita ako ni Tio Ramon, ay tuwang-tuwa siya at sinabing, ang laki ko na raw pa lang. Huling kita raw niya kasi sa akin ay noong ako ay sanggol pa lamang. Doon na rin nagpalipas ng gabi si nanay bago siya bumalik sa amin. Binilinan niya ako na lagi raw akong mag-iingat at magpapakabait kay Tio Ramon. Hindi naman ito ang una naming paghihiwalay ni nanay, kaya sanay na akong. Niyakap ko ng mahigpit si nanay bago siya tuluyang umalis. Pinag-umpisa na rin akong magtrabaho ni Tio Ramon sa kanyang karinderya. Itinuro niya sa akin ang mga gagawin ko at ipinakilala nga niya sa akin ang dalawa ko pang mga kasama na parehong babae pero nasa edad 30 pataas na ang mga ito. Kaya ako ang pinakabata dahil 15 anyos pa lamang ako.
Ako nga ang tinoka ni Tio Ramon sa paghuhugas at pagliligpit ng mga pinagkainan. Kung minsan ay tumutulong din ako sa paghihiwa ng karne at mga gulay. Gabi na nang matapos ang trabaho. Nagsasara na kami nang lumapit sa akin ang aking tiyuhin. At ang sabi niya sa akin ay maging mapagmatsyag daw ako at kilatisin ang mga taong nakakasalamuha ko. Nagtaka naman ako sa sinabing yun ni Tio Ramon. Hindi ko siya maunawaan kung bakit ganoon na lamang ang sinasabi niya sa akin. Tumango na lamang ako kahit ang totoo ay naguguluhan at nagtataka ako, Karine. Sa pagtira ko nga sa kanya, ay mas lalo ko siyang nakilala. Napakabuti ng aking tiyuhin. Kahit karinderya lamang ang kanyang negosyo, ay nagagawa niyang tumulong sa mga tao na nangangailangan ng kanyang tulong. Marami akong nakikitang mga taong nagpupunta sa bahay niya at humihingi ng tulong sa kanya at lahat yun ay napagbibigyan. May asawa ang Tio Ramon ko at napakabait din ito at may isa silang anak ngunit isa itong special child. Sa karinderya rin ay may pinapakain din siya ng libre roon. Kaya nagtataka ako kung meron pa ba siyang tinutubo. Kung sa bagay ay maraming kumakain sa kanyang karinderya na nasa tabing kalsada lamang. Dahil talagang kailangan ako ni Tio Ramon, ay pinili niyang dito na lamang ako mag-aral sa Albay para kapag Sabado at Linggo ay makatulong pa ako sa karinderya niya at nangako siya sa akin na siya ang gagastos sa pag-aaral ko at magpapadala pa rin siya kila nanay. Isang araw, habang nagliligpit ako ng mga pinagkainan ng mga customer, ay may lumapit sa aking matandang lalaking. Puting-puti ang buhok niya at may kahabaan. Mukha siyang ermitanyo. May tungkod din siya sapagkat hirap na siya sa pagdalakad. Wala ang Tio Ramon dahil may pinuntahan siya at abala naman sa kusina ang dalawang kasama kong. Lumapit sa akin ang matanda at tinanong ako kung may tira pang pagkain mula sa mga platong nililigpit ko. Ngunit, tira-tira na lamang yun, kaya naman sinabi ko sa kanya na ikukuha ko na lang siya ng malinis na pagkain. Ako na rin ang pumili ng ibinigay ko sa kanyang pagkain. Alam kong hindi naman magagalit si Tio Ramon dahil siya mismo ang nagsabi sa akin na kapag may kakain na walang pambayad, ay pakainin namin ng libre. Ako na rin ang humila ng silya at inilalayan kong makaupo ang matanda. Nanginginig ang kanyang mga kamay na humawak sa mga kubyertos. Kaya naman, ang ginawa ko ay naupo ako sa tapat niya at sinubuan ko na lamang siya. Habang gumunguya nga siya, ay nakatingin siya sa akin. Nang makita kong ubos na ang pagkain sa bibig niya, ay muli ko siyang sinubuan. Sa pang-apat ko ngang pagsubo sa kanya ng pagkain, ay hinawakan niya ang kamay ko at may kung ano siyang inilagay sa aking kamay. Isang maliit lamang na bagay yun, ngunit matulis ang magkabilang dulo. Ano po ito, Lo? Nagtataka ngang tanong ko sa kanya. Ngumiti naman siya sa akin at sinabing pabuya niya raw yun dahil sa kabutihan ng aking puso. Ingatan mo sana ang bagay na yan. Sa takdang panahon ay magagamit mo yan. Magiging proteksyon mo sa lahat. Proteksyon po sa lahat? Bakit po? Ano po ba ang bagay na to, Lolo? Ang tawag sa bagay na yan ay anting-anting. Anting-anting ho? Ano po yun? Tsaka, anong klaseng anting-anting po ito?
pangil ng kidlat. Kapag suot mo yan, magkakaroon ka ng kakaibang lakas. Makakaya mong labanan ang lahat ng nilalang na masasama, kagaya ng aswang, mangkukulam, mambabarang, at kahit pa ang mga masasamang espiritu ay takot dito. Ikaw ang napili kong pamanahan yan dahil mabuti kang tao, kagaya ng iyong tiyuhin. Pero ito lamang ang mahigpit kong bilin sa'yo. Gagamitin mo lamang ito sa kabutihan at hindi sa kasamaan kung ayaw mong mawalan ito ng bisa. Mahabang sambit niya, ngunit hindi ko yon gaanong pinaniwalaan dahil mukha lang namang pangkaraniwang kahoy yun. Hanggang sa humingi siya sa akin ng tubig, kaya mabilis akong tumayo upang ikuha siya ng may inom. Ngunit pagbalik ko ay wala na siya sa kanyang kinaupuan. Labis ang aking pagtataka kung bakit bigla na lamang siyang nawala. Gayong sandali lang akong tumalikod sa kanya at isa pa ay mabagal siyang maglakad, kaya paanong bigla na lamang siyang naglaho. Hinanap ko pa siya kung saan-saan, ngunit hindi ko na siya nakita pa. Para akong binuhusan ng malibig na tubig sa pangyayaring yun, Karinem. Nang dumating si Tio Ramon, ay kaagad kong tinago sa aking bulsa ang sinasabing anting-anting. Oh, bakit parang nakakita ka ng bulto? Tanong sa akin ni Tio nang makita niya ako. Kinapari niya ang noo ko at sinabing wala naman daw akong sakit, pero bakit ako namumutla? Gusto ko sanang sabihin sa kanya ang tungkol sa matandang lalaki, ngunit baka hindi lang siya maniwala at baka pagtawanan lamang ako. Kaya mas pinili ko na lamang na isikreto yun, at bigla kong naalala ang sinabi niya noong kararating ko lamang dito. Kaya naman kaagad ko siyang hinawakan sa braso at tinanong kung pwede ko siyang makausap. Tumango naman siya sa akin at humila ng isang silya at naupo roon. Oh, ano bang sasabihin mo? Tukol ba ito sa sahod mo? Kailangan mo ba ng pera na ipapadala sa kanila? Tanong nga sa akin ni Tio Ramon na kaagad ko ring inilingan. Hindi ho, Chong eh. May ikakwento at itatanong lang po sana ako sa'yo. Hindi po ba't ang sabi mo sa akin noon eh, maging mapagmatyag ako? Ano po ang ibig mo sabihin doon, Tio? Huminga muna siya ng malalim at saka tumitig sa mga mata ko. Tignan mo ang reflection mo sa akin mga mata at sabihin mo sa akin kung baligtad ba o hindi. Nagtataka naman akong sumunod sa pinapagawa niya sa akin. Tinignan ko nga ang sarili ko sa mga mata niya at sinabi ko namang hindi naman ako baligtad sa mga mata niya. Bigla naman niya akong hinawakan sa aking braso at sinabing, kapag may kaharap ka o kausap ka at nakita mo sa mga mata niya na baligtad ang refleksyon mo, hindi tao ang kausap mo, kundi isang aswang, Atoy. Marami rito sa atin, kaya naman mag-iingat ka palagi, ha? Nakikisalabuha sila sa mga tao at alalahanin mong isa rin silang tao, ngunit sila'y mga aswang. Ah, totoo po pala ang mga aswang, Tio. Ang akala ko po eh, kwento-kwento lamang yun at panakot ng mga magulang sa kanilang anak. Totoo sila, pamangkin. At iba-iba ang mga uri nila, Atoy. Ganyan nga rin po sinabi sa akin ng anak ng teacher ko. Pero kahit nagkakwentuhan na kami ng tiyuhin ko, ay hindi ko pa rin sinabi sa kanya ang tungkol sa misteryosong matandang lalaki, Karinem. Hindi ko rin isunuot ang ibinigay sa akin ng matanda. Iniligay ko lamang ito sa aking bag at hinayaan doon. Halos hindi ako makatulog sa gabi
dahil palaging sumasagi sa isip ko ang matandang lalaki at iniisip ko na baka isa siyang aswang. Pero kung aswang siya, bakit nakakain siya ng pagkain ng tao? Kaya sobrang gulong-gulo talaga ang isip ko para akong mababaliw sa kakaisip kung ano nga ba ang totoo. Lumipas pa ang ilang linggo at hindi ko na talaga siya nakita pa. Gusto ko sana siyang makita ulit upang tanungin kung bakit bigla siyang naglaho. Hindi kaya ay may kapangyarihan din siya. Kaagad kong naalala ang ibinigay niya sa akin at kinuha ko yon sa aking bulsa ng aking bag. Bahagya kong inangat yon at naupo ako sa gilid ng higaan ko. At tinatanong ang sarili ko kung totoo nga ba ang anting-anting na sinasabi niyang magbibigay sa akin ng kakaibang lakas. Isinuot ko nga yon at pagsuot ko pa lamang ay may kung anong ano na akong naramdaman sa aking katawan. Parang bigla rin nawala ang pagod ko sa maghapong pagtatrabaho sa karinderya. Pakiramdam ko ay ang lakas-lakas ko. Napahawak ako sa anting-anting at kinausap ko ito at nagmimistulan nga akong baliw dahil kinakausap ko ang bagay na alam kong hindi naman sasagot. Nang biglang humangin ng napakalakas, kaya naman humahampas talaga ang mga kurtina na nasa bintana. Kaya tumayo ako upang isara ang mga bintana. Pero sa pangalawang bintana na isasara ko ay may naaninagan akong tao na malapit sa puno ng mangga. Ang kwarto ko kasi ay makikita ang likod bahay kung saan mayroong malaking puno ng mangga at santol. Mayayabong ang mga dahon nito at napakarami ring bunga hanggang sa mamukhaan ko ang taong yon. Siya ang matandang nagbigay sa akin ng anting-anting. Lo? Lolo! Sigaw ko sa kanya, Karine, at sinabi ko sa kanya na hintayin niya akong makapunta sa likod. Patakbo akong nagtungo sa likod ng bahay, ngunit wala na siya roon. Paulit-ulit ko pa siyang tinawag, ngunit wala na talaga siya. Muli na naman siyang naglaho. Napaka-misteryoso talaga niya at dahil doon ay nakaramdam ako ng takot. May kapangyarihan siyang maglaho na lamang bigla. Hoy! Atoy! Ano bang ginagawa mo rito sa likod bahay, ah? Gabi na! Chong, may tao po kasi dito kanina, kaya pinuntahan ko po. Tugon ko nga kay Tio Ramon, ngunit hindi ko pa rin masabi sa kanya ang totoo. Nilapitan nga niya ako at inakbayan pabalik sa loob ng bahay at sinabi niya sa akin na wag ko na ulit gagawin yon. Na biglang may pupuntahan kung may tao man akong makita at baka masamang tao raw yon at baka saktan ako. Tubango na lamang ako bilang pagtugon kahit alam kong hindi naman masamang tao ang matandang yon. Pagbalik ko sa kwarto ay muli akong sumilip sa bintana at nagbabaka sakaling muli ko siyang makita. Laglag ang mga balikat kong bumalik sa higaan ko dahil bigo akong makita pa siyang muli. Hinubad ko muli ang anting-anting at muling itinago sa aking bag. Sa albay nga ako nagpatuloy ng pag-aaral at habang nasa malayo ako ay laging laman ng isip ko ang mga magulang at mga kapatid ko. Ganoon din sila Ma'am Fresi at Maureen, ang mga taong kumupkop at nagmahal sa akin at itinuring akong pamilya. Kahit nakasanayan ko na rito kay Tio Ramon, ay hinahanap-hanap ko pa rin ang buhay ko kasama ng aking pamilya. Tunay na napakahirap mapalayo sa kanila.
pero kailangan kong tiisin para sa pag-aaral at para makatulong na rin sa kanila. Lumipas pa ang mga araw, linggo, buwan at taon na nakatira ako sa poder ni Tio Ramon. Wala siyang ipinakitang masama sa akin. Pero dahil sabik na akong makita at makasama ang mga magulang ko, ay tuluyan na akong nagpaalam kay Tio Ramon at bumalik ako sa amin. At ang sabi pa ni Tio Ramon, kahit anong oras ko gustong bumalik, ay welcome na welcome ako sa kanila. Tuwang-tuwa sila nanay at tatay nang makita ako. Ang laki raw ng ipinagbago ko, Karine. Pumuti raw ako at mas lalo raw akong tumangkad. Bagay na ikinatuwa ko naman. Nagpaalam rin ako sa kanila na pupuntahan ko lang sila Ma'am Fresi at Maureen. Dalawang taon din kaming nagkahiwalay. Sana lang ay ganoon pa rin kami ka-close sa isa't isa. Nasa tapat na nga ako ng kanilang gate habang ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Maya-maya lang ay tumawag na ako mula sa labas at kaagad namang bumukas ang pinto at si Maureen ang lumabas mula roon at patakbong lumapit sa gate upang pagbuksan ako. Tuwang-tuwa rin siya at napayakap pa siya sa akin at sinabi nga niyang na-miss niya ako ng sobra. Kung alam niya lang na walang araw na hindi ko siya naalala. Kaagad niya akong pinapasok sa loob. Pero habang papasok kami, ay biglang lumungkot ang kanyang mga mata. Kuya! Malungkot niyang sambit, Karine. Kaya naman, naramdaman kong may problema. Nasaan si Ma'am Fresi? Gusto ko siyang makita. Gumiti naman ng tipid si Maureen at hinila niya ako papunta sa kwarto ni Ma'am Fresi. Nakita kong nakahiga roon si Ma'am, ngunit napakapayat na niya at wala na siyang buhok. Nakalbo ang guro ko na labis kong ikinalungkot. Nangingilid ang mga luha sa mga mata kong tumabi sa kanya at tinignan ko rin si Maureen na ngayon ay tumutulo na ang mga luha at wala siyang lubay sa pagpupunas ng mga luha niya. Anong mangyari kay Ma'am Fresi? Maureen, bakit ganyan ang itsura niya? May cancer si Mama, Kuya Arthur. Iba't ibang ospital na napuntahan namin para ipag-abot siya. Pero mas lalo lang lumalala ang sakit niya. Awang-awa na ako kay Mama. Bukas, kailangan na naman niyang magpa-chemotherapy. Wala na rin natira sa amin. Malapit nang maubos ang ipon namin sa bangko. Tumutulong na rin ang mga co-teachers niya. Pero kulang pa rin talaga ang mamahal na mga gamot niya. Hirap na si Mama. Awang-awa na ako sa kanya, Kuya. Kaagad namang nagising si Ma'am at kahit nahihirapan ito ay pinilit niyang bumangon nang makita niya ako. Arthur! Ikaw ba yan? Opo Ma'am, ako nga po. Maluha-luha kong tugon at kaagad ko siyang niyakap. Napakalayo na niya sa dati niyang katawan. Humumpak na rin ang kanyang mukha. Ang matambok niya mga pisngi ay lubog na ngayon. Nasubukan niyo na po bang magpunta sa albularyo? Hindi pa. Tsaka wala nang lunas ang sakit ko, Arthur. Hinihintay ko na lang na kuhanin ako ng Diyos. Ma naman, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Paano naman po ako? Kailangan po kita. Kailangan po. Umiiyak na sambit ni Maureen, Karine. Wala akong magawa kundi ang umiyak na lamang din. Dahil wala naman akong magawa.
Huwag po kayong mawalan ng pag-asa, ma'am. May awa ang Diyos at walang imposible sa Kanya. Manalig lang po tayo. Gagaling ka po sa iyong karamdaman, ma'am. Maniwala po kayo. Sabay hawak ko sa kanyang kamay habang nananalangin ako, Karine. Paulit-ulit kong binabanggit ang salitang sana ay gumaling na siya. Kung sakali man na mawala na ako, ikaw na sanang bahala sa anak ko, ha? Ipinibilin ko na sa iyo si Maureen. Habilin sa akin ni Ma'am Fresi habang umuubo ito at nahihirapan na sa pagsasalita. Tumangot-tango na lamang ako habang walang tigil sa pag-agos ang aking mga luha. Hanggang sumapit ang gabi, nagpa siya akong doon matulog upang may kasama sila. At habang mahimbing nang natutulog ang mag-ina, ay gising na gising naman akong pinagmamasdan sila. Napakasakit makitang nahihirapan ngayon dahil sa sakit ang itinuring kong ina at ang unang tumulong sa akin at naniwala sa akin na kaya kong makapagtapos kahit mahirap lamang ako. Habang pinagmamasdan ko nga sila, ay may narinig akong lumalakad sa bubong. Napakabigat na mga yapak sa yero na parabang tao ang naglalakad doon. Kaya naman, kaagad akong tumayo at nagtungo sa kusina upang kumuha ng kutsilyo at bumalik kila ma'am sa kwarto. Narinig ko rin ang pagbukas ng pinto, kaya naman natakot at kinabahan ako. Mukhang napasok kami ng magnanakaw. Pero nang makita ko ang nakapasok sa bahay, ay kaagad akong nagulat dahil hindi tao ang nasa harapan ko ngayon. Nanindig ang mga balahibo ko habang nakatingin sa kanya. Gulo-gulo ang buhok nito at nanlilisig ang mga mata na may mahabang kuko. Nang bigla kong maalala ang aswang na ikinukwento nila Maureen at Tio Ramon, marahil aswang ang nasa harapan ko ngayon. Nang bigla itong tumawa ng napakalakas, kaya kitang-kita ko kung gaano kaitim ang kanyang mga ngipin at ang haba ng kanyang mga pangil. Kahit takot na takot ako, ay ipinangtakot ko sa kanya ang kutsilyong hawak ko, ngunit mas lalo lamang siyang natawa. Papatayin ko si Fresi. Saka siya muling tumawa at tilundag ako at sinakal, kaya nabitawan ko ang kutsilyong hawak ko. Nang mapatingin siya sa suot kong anting-anting, ay bigla na lamang niya akong binitawan at dumistansya siya sa akin. Nagising rin si Maureen at mabilis na tumakas ang aswang. Tinanong niya ako kung anong nangyari. Ngunit sinabi ko na lamang na may nakapasok na magnanakaw. Labis naman siyang nag-aalalang lumapit sa akin at tinanong ako kung hindi ako sinaktan ng magnanakaw. Sinabi ko naman sa kanya na ayos lang ako at wala siyang dapat ipag-alala. Pero dahil sa pangyayaring yun, ay hindi na ako nakatulog. Binantayan ko na lamang silang mag-ina hanggang sumapit ang umaga. Mas lalong dapat kong bantayan sila Ma'am Fresi dahil nanganganib ang buhay nila sa aswang. At ngayon nga ay naniniwala na ako na totoo talaga sila at sobrang nakakatakot dahil nananakit at pumapatay ang mga aswang. Mabuti na lamang at sinuot ko ang anting-anting nang bumiyahe ako pa uwi at hanggang dito nga ay suot-suot ko ito. Mukhang may kapangyarihan nga itong taglay dahil natakot ang aswang nang makita ito sa akin. Tama nga ang sinabi ng misteryosong matanda na nagbigay sa akin ito. Habang nasa ospital naman
sila Ma'am at Maureen, ay umuwi na muna ako at sinabi ko kila nanay na doon muna ako kila Ma'am Fresi dahil kailangan ko silang protektahan. Nagtataka naman sila nanay sa sinabi ko, pero sinabi ko sa kanila na ipapaliwanag ko na lang ang lahat pagbalik ko. Dahil sinabi sa akin ni Tio Ramon noon ang mga pangontra sa aswang, ay bumili nga ako ng maraming bawang at asin. Naghagis din ako sa bubong at sa bawat sulok ng bahay ay naglagay ako ng asin, lalong-lalo na sa pintuan. Pag-uwi nila Ma'am ay nagtataka sila kung bakit ang daming asin sa pinto. At doon ko pa lamang sinabi sa kanila ang tungkol sa aswang na nakainkwentro ko. Nanlaki ang mga mata nila nang sabihin ko yun sa kanila. Naniniwala naman sila sa akin, lalo na si Ma'am Fresi. Baka siya rin ang dahilan ng pagkakasakit ko. Saad nga ni Ma'am Fresi, kaya naman napaisip ako bigla, lalo na nang maalala ko ang sinabi ng aswang kagabi, napapatayin niya si Ma'am Fresi. Maaari nga po Ma'am, dahil ang sabi po niya, papatayin ka raw niya. Ang aswang na yon ay may kakayahang mangulam. Alam kong masamang mambintang pero... Pero ano po Ma'am? May suspetsa po ba kayo kung sino ang aswang na umatake rito kagabi? Bigla ngang umiyak si Ma'am Fresi at napaupo ito sa sahig. May binagsak kasi akong estudyante dahil bihira lang siya kung pumasok. Wala din siya kapag may mga exam. Paano ko naman ipapasa yun nang walang natutunan? Tapos sumugod sa akin yung nanay niya at galit na galit sa akin. Bakit ko raw binagsak ang anak niya? At ang naalala ko pang sinabi niya ay maghihiganti raw siya sa akin. Lumakas nga ang kutob ko na baka nga ang ina nga ng estudyante yun ang nagpapahirap ngayon kay Ma'am Fresi. Tinanong ko rin kung saan yun nakatira upang mapuntahan ko. Pero hindi niya sa akin sinabi at kung tama nga raw ang kutob niya ay mapapahamak lang daw ako. Kaya ang ginawa namin ay sinadya naming abangan ang pagbabalik ng aswang. Hindi talaga kami natulog pero dahil na rin sa mga iniligay kong asin sa labas ay malabong makalapit pa siya. Kaya sinabi kong matulog na sila at ako na ang bahala kung sakali mang makalapit pa yun. Pero sumapit na muli ang umaga na walang aswang na dumating. Pero habang palabas ako ng gate karene upang bumili ng suka sa tindahan ay may nakita akong babae na nakatingin sa bahay nila Ma'am Fresi. Pero nung lalapitan ko sana siya upang tanungin kung may kailangan siya ay bigla na lamang siyang tumakbo. Hapon yun at sa pagkakaalam ko ay nasa bandang alas 5 na. Napakabilis niyang tumakbo kaya lumakas ang kutob ko na baka siya ang aswang na gustong pumatay sa aking guro. Hinabol ko rin siya kahit tumakbo sa kawayanan. Nagulat na lamang ako sa sarili ko dahil may kakaibang bilis ako. Kaagad ko siyang naabutan at nang malapit na ako sa kanya ay bigla siyang humarap sa akin. Nanlilisik ang mga mata niya at unti-unting nagbabago ang itsura niya. Hindi ako natatakot sa iyong aswang ka. Tigilan mo na si Ma'am dahil mabuti siyang tao. Kapag hindi mo pa inalis ang kulam mo sa kanya ay hindi ako magdadalawang isip na paslangin ka. Tumawa naman siya ng napakalakas at sinabing hindi ko siya kaya at wala raw akong magagawa pa para iligtas ang aking guro dahil unti-unti na raw mamamatay si Ma'am. Pero tumawa rin ako ng malakas dahil alam kong higit na mas malakas ako sa kanya. Kaagad akong lumapit sa kanya at sinakal ko siya. Maging ako ay nagulat
dahil naiangat ko siya. Talaga ngang napaka makapangyarihan ng anting-anting, Karine. Nagwawala siya habang angat-angat ko siya at dahil ayoko pa naman siyang patayin na hindi gumagaling si Ma'am Presi, ay binitiwan ko muna siya. Hawak niya ang kanyang liig habang hinahabol niya ang kanyang paghinga. Kaya kitang patayin ngayon din kung hindi mo aalisin ang kulam mo. Aswang naman kukulam! Galit na sigaw ko sa kanya. Una! Pagagalingin ko na siya! Siguraduhin mo lang dahil kapag hindi, katapusan mo na talaga at umalis ka na rito dahil hindi kayo nararapat sa lugar namin. Tumakbo naman siya ng sobrang bilis at ako naman ay bumalik na sa bahay upang makita ang lagay ngayon ng aking guro. Hindi na nga ako bumili pa ng suka at baka masalisihan ako ng aswang. Laking tuwa ko, Karine, nang sabihin sa akin ni Ma'am na gumagaan na raw ang kanyang pakiramdam. Parang biglang bumalik ang lakas ng pangangatawan niya na parabang hindi siya nagkasakit. Sobrang saya ko talaga dahil tumupad ang aswang sa kanyang pangako. Inamin ko rin kay Ma'am at kay Maureen na nakalaban ko ang aswang na may dahilan sa pagkakasakit niya. Sa sobrang tuwa at saya ni Ma'am Fresi ay napayakap sa akin ng mahigpit. Paulit-ulit din siyang nagpapasalamat sa akin, pero ang sabi ko sa kanya ay sinusuklian ko lamang ang kabutihan niya sa akin. Kahit anong hingin mo sa akin, Arthur, ibibigay ko dahil utang ko sa iyo ang buhay ko. Wala naman po akong ibang gusto kundi ang makasama ka pa namin na matagal ni Maureen. Mahal na mahal ka po namin. Mahal mo rin ba ang aking anak, Arthur? Nakangiti niyang tanong sa akin, kaya naman kaagad akong napayoko. Siyempre po, Ma'am. Mahal ko po si Maureen dahil parang nakababatang kapatid na po ang turing ko sa kanya. Anak, bakit kailangan mo maglihim ng totoo mong nararamdaman? Alam kong hindi lang nakababatang kapatid ang turing mo kay Maureen. Alam kong gusto mo ang anak ko. Inililihim mo dahil iniisip mong hindi kita matatanggap para sa kanya. Nagkakamali ka, Arthur. Dahil kung may gusto mo na kong makatuluyan ng anak ko, ay ikaw yun. Dahil kilala kita at alam kong napakabuti mong bata at hindi mo sasaktan ang aking Maureen. May sikreto rin akong sasabihin sa iyo, ha? Inamin niya sa akin na may gusto sa sayo. Bigla namang nagningning ang mga mata ko, Karine. Para akong nananaginip. Inamin daw sa kanya ni Maureen noon na may gusto ito sa akin. Pero dahil 15 anyos pa lamang si Maureen at ako ay 17 pa lamang noon, ay sinabi sa akin ni Ma'am na hintayin kong magdalaga si Maureen bago ko ligawan. 3 taon pa ang hinintay ko bago ako nagtapat sa kanya at sinabi nga niyang may gusto rin siya sa akin noon pa. Hindi nga ako nahirapang ligawan siya dahil nga may gusto rin siya sa akin at suportado sa amin si Ma'am Fresi. Hindi nga po nagtagal ay sinagot na niya ako, Karine, at labis kong ikinatuwa. Halos walang mapaglagyan ang saya na nararamdaman ko ng mga oras na yun. Ang dati kasing lihim ko lang na hinahangaan ay kasintahan ko na ngayon. Sobrang mahal na mahal ko si Maureen. At dahil ayokong maglihim sa kanya, ay inamin ko sa kanya ang tungkol sa anting-anting ko, Karine. Nais ko nga rin po palang sabihin na hindi po ako tinatablan ng mga patalim at dahil yon sa anting-anting at alam kong ito rin ang nagbibigay sa akin ng swerte.
Pakaiingatan ko ang ipinagkatiwala sa aking anting-anting ng misteryosong matanda na nagbigay sa akin nito, at umaasa akong muli na muli ko pa siyang makikita upang makapagpasalamat sa kanya. At alam kong magagamit ko pa ito hanggang sa aking pagtanda, at ipapamana ko ito sa magiging anak namin ni Maureen. Hanggang dito na lamang po, Karine. Maraming salamat po sa inyo. Lubos na gumagalang, Arthur Atoy Santos. Wakas.